Hey guys, welcome back to our channel. Take 5 na to guys. Hindi kasi ako makapag-concentrate sa init. Alam ko hindi nyo nararamdaman yung init, pero ako dito talagang init na init ako sa buhay ko, and pinilit ko lang talaga na lumabas para gawin to, dahil alam ko na marami sa inyong naghihintay ng update tungkol dito sa ating bagong plant rack. Nasisilip nyo ba? Teka, i-focus na lang. Whoops! There, ang ating bagong plant rack. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nilagay ko doon and kung bakit ko sila nilagay doon. And also, on this episode, gusto ko rin i-highlight ulit or sabihin ulit yung tungkol sa difference ng donkey's tail at saka burro's tail. Alam ko na sabi ko na yan many times sa iba pa nating mga video, but this time, gusto ko siyang i-include sa ating thumbnail para mas madali siyang makita ng iba, dahil lalo na sa mga nagsisimula pa lang, ako nung nagsisimula ganun din, medyo confused ako sa donkey's tail at burro's tail. So yan ang tatalakayan natin ngayon. So guys, kung dati na kayo dito sa channel natin at yun nga, nag-aabang kayo, maraming salamat kasi nandiyan pa rin kayo. Malapit na tayong mag 10,000 dito sa YouTube. I can't believe it guys. Malapit na tayong mag 10,000 subs. Yay! And sa mga nag-follow pala sa ating Instagram and sa Facebook, maraming salamat din. Talagang super touched ako sa feedback ng mga natatanggap ko. So, maraming salamat sa inyo. Kung hindi pa kayo naka-follow sa social media accounts natin and gusto nyong mag-follow, please click on the description box. Dahil kasi dyan ko nilalagay yung link sa ating social media accounts. Pati yung link ng YouTube ng kapatid ko, ilalagay ko din doon guys. Baka gusto nyo silang i-follow or baka gusto nyo mag-subscribe sa kanila, kasi ang content naman ng kapatid ko is about cooking. Yung mga pang negosyo ng mga luto. Halimbawa kung magkano ang kikitain mo kapag nagluto ka ng ganito, potential income, mga ganun. So, sana po i-subscribe nyo din sila. And yun nga, magsimula na tayo dito sa ating video. So guys, alam ko maraming beses ko na itong napakita sa Facebook and Instagram, pero ipapakita ko pa rin sa inyo para makita nyo yung pagkakaiba ng donkey's tail at burro's tail. Okay? It's very easy naman kasi makikita nyo sa shape ng kanilang mga dahon. So, I'll show you. Ito guys, yung tinatawag nilang Sedum Morganium. Ayan, makikita nyo yung shape ng kanyang dahon. Para siyang lagi kong sinasabi to, parang pangil ng monster. Pero nagda-drop siya na para siyang donkey's tail, di ba? Parang tail ng donkey. So, yan. Yan ang tinatawag na donkey's tail. Because of that. Tandaan nyo lang, patulis yung kanyang dahon. Ayan yung donkey's tail. Tapos ang burro's tail naman, ayan. Ito ang burro's tail. Ang hugis naman guys ng kanyang leaves ay para siyang bigas. Yung pabilog, para siyang pabilog. Parang bigas na malagkit. Di ba yung sticky rice? Parang ganda yung butil niya. So, ito naman ang burro's tail. Ayan, I have a few. Ito medyo mahaba. Ayan, burro's tail din to. And ito naman, donkey's tail. They are very easy to propagate guys. Madali silang patubuin. Ang gagawin nyo lang, puputulin nyo, tapos itanim nyo na. Kung meron kayong cinnamon, I always do this, I dip it in cinnamon bago ko itanim. Tapos kung mahaba siya, pwede kayong gumamit ng hairpins. I-ano nyo siya ng hairpin para hindi mahulog sa pot. So yan, gumamit ako ng hairpin dyan, dito. Yan, gumagamit ako ng hairpin. Ang ganda nila, di ba guys? Ang dami ko laging nakikitang mga comment na gandang-ganda sila dito sa mga to. And I tell you guys, pag nahanap nyo sila, magpropagate kayo na magpropagate kasi madali siyang patubuin. At kapag lumago na siya, kagaya nitong mga to, ang ganda. These are one of my favorites. So, ayan guys, masusunog na ako. So, lilipat na tayo sa kabilang pwesto.
Ayan, sobrang init dito sa amin ngayon, guys. Nakita nyo pa aking mga sinampay. Ayan. Siyempre, pag mainit, di ba, masarap maglaba. Dahil madaling matuyo. So, ayan, guys, pupunta tayo dito sa ating rack. Salamat sa aking brother-in-law and sister-in-law. I was able to get this dahil nga hindi kasya sa sasakyan namin. So, sila ang kumuha nito para sa akin. Ayan. Kaso lang, ang medyo, kung ako lang ang masusunod, kung tinanong nila ako, lalagyan ko ng isa pang shelf. Kaso lang, dahil nag-stick sila dun sa budget, dahil kasi yung sinend ko sa kanilang picture ay may presyo. So, ang ginawa nila, nag-stick sila sa pinakamalapit dun. So, ito yung kinuha nila. But that's okay, dahil kasi, pag pumunta ako sa Bunnings, pwede akong bumili ng shelf na idadagdag ko na lang dito sa ilalim. So, for now, ito yung ginawa ko. Alam ko sinabi kong yung propagation ko ay ilalagay ko dito, pero sa tindi ng init ngayon, guys, I figured na baka masira yung aking propagation, baka masunog sila. So, ang ginawa ko, yung mga ano ko na, yung mga matatagal ko ng succulents na talaga namang matibay sa init, na tried and tested na for years, eto sila ngayon, dito ko sila nilagay. So, ayan, eto, meron tayo ditong Paraguayense. Ano ba tawag nito? Millionaire yata ang tawag dito. Tapos ito, agave, Harry Watson, aloe juvena. Tapos itong mga Echeveria, Mauna Loa ata ito. Tapos yung ating, what do you call this? Madagascar palm. Tapos itong mga arrangement na ginawa ko dati, kung matatandaan nyo, ang ating fairy garden, na halos hindi mo na makita yung house dahil naglalakihan na sila. So, ito yung mga, ayan, dito ko nilagay yung mga matitibay sa init. Although itong Hawartia is good indoors, nilagay ko siya dito kasi wala lang, para matabi siya dun sa malaking cup. Pero pagka nakita ko na parang ayaw niya, ililipat ko na lang uli. Ganun lang naman yun. Kapag sa tingin nyo ayaw nila sa pwesto ko nasan sila, ilipat nyo. Kumbaga gawin nyo lang yung different sa ginagawa nyo kasi, diba? Kailangan nyo lang talagang i-observe minsan. The plant will tell you if they are happy or not. So, you have to be observant. And tignan nyo lang maigi. Dahil sasabihin talaga nila sa inyo, guys, pagka ayaw nila sa pwesto nila. So, ayan. Ayan yung mga nilagay ko dyan ngayon. Posible na baka next week o sa susunod na video natin, baka meron na akong pangatlong shelf kasi gustong gusto kong pumunta sa Bunnings. So, i-update na lang natin ulit yan. Yung mga propagation na dapat ilalagay ko dyan, guys, dito ko na lang nilagay under the shade cloth and under the roof. So, ayan. Kapag kaumula, nababasa pa rin sila but filtered na yung sun. So, dito ko nilagay yung ating mga propagation. Nasa tingin ko talaga, guys, lulutuin to ng araw pag nilagay ko doon. So, better safe than sorry. Dito ko naman na sila nilalagay. Ayan, mukha naman silang masaya dyan. So, ayan, guys. Marami akong kailangan pang gawin dahil sa ginawa kong rack doon, 'di ba? May mga may mga halaman dati na inalis ko. Basta may mga ipapakita ko sa inyo yung before and after sa Facebook. So mag-like po kayo sa ating Facebook para makita niyo yung difference kasi it's a lot of work. Hindi ko lang matuloy-tuloy yung gawa ko ng isang araw kasi nga mainit. So kailangan ko siyang gawin sa mga oras na hindi kainitan. Otherwise, hindi nyo na ako makikita sa susunod na video, guys. Dahil masusunog ako. Maitim lang ako, lalo pa ako masusunog. So, ayun, guys. Yun lang naman ang ipapakita ko sa inyo. Sana nagustuhan nyo yan. Kasi talagang sobrang saya ko. It looks neat. At saka, isa pa sa mga bagay kung bakit natuwa ako dito sa nabili ng aking bayaw. Papakita ko sa inyo. Itong ano na to, rack na to, kita nyo ba yung butas na yan, guys? Di ba may butas siya, kabilaan? Kasi ito, nabibili mo siya ng individual, hindi siya set.
So like I said, pwede akong bumili ng isa pang shelf. Tapos pwede rin ako bumili ng isa pang shelf na dito ko naman, kunwari, dito ko naman idudugtong sa bandang taas. Pwede. So, pwede mo siyang ilagyan ng extension, di ba? Kung gusto mo. So, ang iniisip ko nga ngayon, dahil dito sa shelf na to, iniisip ko nga ngayon, parang gusto kong maglagay dito. Di ba? Para pare-pareho, uniform. Not here, kasi medyo masaya na ako dito sa space na to. Pero doon, papunta sa side of the house. Doon, parang gusto ko maglagay para pare-pareho. So, iniisip ko kada kuha natin ang ating sweldo, ay bibili tayo ng plant rack para madami tayong room and mas masaya, di ba? So, ayun guys, maraming salamat po sa mga nanonood ng ating videos na hindi nag-i-skip ng ads. Dahil dyan, congratulations, kayo po ay nagkaroon ng ambag sa aking hardin. Nakabili tayo ng plant rack. And I'm really happy dahil alam ko marami sa inyo nagsasabi rin na masaya kayo na nakikita niyo yung garden ko, stress reliever, nai-inspire kayo. Guys, hindi niyo alam ko ano yung epekto niyan sa akin. Talagang natutuwa rin ako and it keeps me going. Nakakatawa pala yung ganong posisyon na makaka-inspire ka ng ibang tao. And alam naman natin na itong hobby na to, talagang maganda rin dahil nakakatulong tayo kay Mother Earth. So ayun guys, hindi ko napapahabain dahil on Monday ay magpo-post pa tayo ng isa pang video. Alam niyo naman, I try to post something every Monday. I'm going to do a project dahil meron ako naiisip gawin at gagawin natin yan sa Lunes. So thank you so much guys for watching. Kung hindi niyo pa napanood lahat ng videos natin, over 50 na ngayon. Siguro may 60 na ba? 50 plus na yata yung mga videos natin. So, yung mga bago pa lang po dito sa channel namin, pwedeng-pwede po kayong mag-binge watch. Tignan nyo lang po dyan sa ating listahan ng mga videos. Click nyo lang po dyan, makikita nyo lahat. Again guys, thank you so much. Please don't forget to subscribe at huwag mahiyang i-share kung gusto nyong i-share. And yeah, I'll see you all on my next video. Bye!